Have you ever questioned God? Why, God? When, God? Tanungin mo nga ang sarili mo ngayong oras na ito. Kung dumating na ba sa punto na tinanong mo o question mo ang Diyos? Lahat naman tayo ay naghahangad na magkaroon ng maganda, maayos, at maaluwa na pamumuhay. Karamihan din sa atin ay gustong mangyari ang mga bagay na ito agad-agad. Like we want everything to happen or to be answered real time. Pero what if? Paano? Paano kung yung plano mo ay hindi yun yung nangyari? What if it didn't turn out the way you wanted it? Paano? Paano nga kaya? That will usually end up on questioning God. Marahil karamihan sa atin ay nakakaranas o nakadanas na questionin ng Diyos dahil sa mga nangyari at naganap sa ating mga buhay. Most especially sa current situation natin ngayon na we are experiencing this pandemic event. Some might be asking that, Lord, bakit mo ito pinahintulutan? Lord, when this will be over? Or even sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, katulad ng, have you lost someone? Are you in the process of waiting? Lord, kailan ba darating yung nakapaghahala sa akin? Ang tagal ko na naghihintay. Sino ba kasi yung Lord? Siya na ba? Lord, ang tagal-tagal ko nang tatrabaho ng maayos. Lahat na halos ginawa ko para lang magawa ko ng maayos yung mga trabaho ko. Pero bakit parang hindi ako umaasenso? Wala nangyayari sa buhay ko. Kailan ko ba makukuha yung big break ko? Lord, niniwala ako sa mga pangako mo. Niniwala ako sa mga salita mo. Pero bakit parang ganito yung nangyayari sa buhay ko? Parang walang asenso. Kailan ba ako aangat sa estado ng buhay ko? Lord, niniwala ako na ikaw ay Diyos na manggagamot. At walang imposibleng bagay sa'yo. Pero bakit hindi ko pa rin maramdaman, maranasan ng kompleto kagalingan ang gagaling sa'yo? O kaya naman, Lord, naging mabuti naman akong tao. Lord, naging mabuti naman ako. Hindi ko po ito deserve. Lord, nagmahal lang naman ako. Pero bakit ako nasasaktan? Hindi ba ako deserving na mahalin? Ano bang nagawa akong mali? Yun lamang ay ilan sa mga posibleng dahilan why we end up on questioning God. Questioning is a human nature and survival. Every little thing and existence is an opportunity to judge and favor. And this is what mind normally does. Ito yung normal na reaction ng tao. If there is something na nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo, na hindi mo mapaliwanag o di mo maunawaan. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa scripture na ito, Isaiah 55 verse 8 hanggang 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. The thing is, we are not here to understand everything. We're here to hold on to His words because His words will never fail. God's thoughts, plans, ways, methods, and strategies are definitely higher and greater than our own. Minsan, you might end up questioning God sa mga bagay na nangyayari sa atin that we cannot even understand or we cannot even explain. But let's all be reminded by His words that what we are seeing is just a microscopic view of the situation. Naisa rin sabihin ng Diyos na, well, anak, we don't have the big picture of it. Then, pag nagbulay-bulay ka, binalikan mo yung mga pangyayari, lalo tigit yung mga nangyari sa nakaraan mo, we will see the wide view. And we will realize that God was really up to something. That God allows those things to happen to make you even stronger as a person and for you to have a much stronger faith and trust in Him. May plano ang ating Panginoon mas higit dun sa inaakala mo. We may not see it from our limited point of view, but God sees the whole story. Ang totoo, hindi naman natin makukuha ang lahat ng kasagutan sa ating mga tanong or even sa ating mga panalangin because God
answers with a yes or no, but often he tells us to wait. Marahil ngayon, hindi mo maunawaan ang mga nangyayaring bagay sa'yo. You have a lot of questions in mind. God never promised that we'd always be happy and nothing bad would ever happen to us. But He has promised that He will never leave us nor forsake us, and will continue to work for good through us as children. Kung mababasa natin sa Book of Psalms, maraming sinuna si David dito when he was broken. And he poured out some intimate and painful questions to God. Minsan, nasasagot yung mga tanong ni David. Sometimes, he got silence. Pero kahit di nasasagot yung mga questions and prayers ni David, his faith in God was stronger than his need to know. No one is exempted, even as Christians. The only difference is that we are called to become believers. Believers of Jesus Christ, who died for our sins and gave His life for us to live. Dito sa Psalms 118 verse 8, it says here that it is better to trust the Lord than to put confidence in man. So don't get restless, don't get nervous, and don't try to take all the matters in your own hands. Aminin natin sa sarili natin that we cannot do this on our own. Let God handle it for you. Leave all your burdens to Him. Ang sabi din dito, Isaiah 40 verse 28 to 29, don't you know? Haven't you heard? The Lord is the everlasting God. He created all the world. He never grows tired or weary. No one understands His thoughts. He strengthens those who are weak and tired. Hindi pinangako ng Diyos that our stories will make sense. But He does promise that they will find their greater purpose in it. Isipin natin to. Paano natin malalaman na ang Diyos ay provider if there is no provision? Paano natin malalaman if God is our protector kung walang panganib sa mundong ito? And paano natin malalaman kung walang imposibleng bagay sa Kanya if hindi tayo harap sa mga pagsubok sa buhay? Kaibigan, kapatid, always remember that when we question God, we need to make sure that we have patience. We have to be patient for His answers. Pero maliban dyan, instead of us complaining to God, let us be thankful for what we have today. There is always a purpose for everything that happens, and He has the right timing for everything. Kaya, ang dapat lang natin gawin is to hold on to His words, because His promises, His words, will never fail. If you want to be updated sa mga next videos, most especially when it comes to motivational Christian videos, please hit the like and subscribe button, and please don't forget to click the notification bell. Hanggang dito na lang muna, stay safe, and God bless!